Ah, grabe. Parang biglang nagbago yung mood ko talaga. Ang sama ng loob ko. Okay guys, good morning. Diagram here. I'm back. Time check. 4:34 a.m. Bale, papunta ako ngayon ng Cavite. Ang hirap talagang bumiyahe kapag madilim, daling araw o kaya gabi, kasi kahit memorize mo yung daan, yung mga lubak sa lagi mong dinadaanan, hindi mo pa rin masasabi. Tulad ngayon, sobrang pangit ng daan, biyak-biyak, kasi minsan pag yung malakas talaga ang buhos ng ulan, kusa na bibiyak yung mga kalsada. Kaya delikado para sa ating mga motorista na paggabi. At ayun na nga, nakalimutan ko na namang mag-almusal. Sana merong bukas na paresan, o sana yung bukas na yung paresan na kinakainan ko. Gantong kaaga. Sabi 5 daw sila nagbubukas eh. Hindi totoo yan. Tingnan natin kung madadaan natin ngayon itong bukas na. Pagbukas na, mag-aalmusal tayo ng Pares. Dito sa may Tomas Morato, yung nakikita niyo yung building na yan, ay yung tower na yan sa harap ay medyo madilim. Basta pag tinumbok mo yung dire-diretso na yan, ABS-CBN yan, yung ABS-CBN. Okay, dito yun, bandang kaliwa eh. Check natin kung bukas na. Kakaliwa tayo rito. Uy, nag-ready na sila. Tingnan natin. Yan na nga. Boss, Pares. Balot? Hindi, dito na kakainin. Ayun ang Pares. Alam mo, lutaw yung mga taba. Bale, naabutan ko siya. May 5 na ba? Wala pa, no? Wala pa. Ayun, naabutan ko siya. Wala pang 5. Tapos ang bayad. Maraming salamat. Pares, located to sa Bayoran Street Corner. Tomas Morato. Dito ako lagi nakakain. Pag kaya pag napapadaan ako. At ayun na nga guys, no, kumain tayo ng Pares. At hindi nga nakapagsalita. Wala akong nasabi dahil ewan ko, bigla ako na mental block. Parang nahiya kasi ako nung nakatingin na sa akin yung mga tao tapos may camera. Mahiyain pa talaga. Talagang baguhan pa. Pero okay lang yun. At eto, dito tayo sa Panay Avenue. Palabas ako ng Quezon Ave. Ayan, Quezon Ave na yan. Sayang, mukhang hindi ko maabutan yung umiilaw na kalsada kasi medyo maliwanag na eh. Sana maabutan pa natin kasi isa rin yung rason na
kaya bumiyahe ng madilim pa dahil gusto ko ngang makita yon. Kasi wala lang, nagagandahan lang ako kasi parang ganyan, no, yung kulay green na ganyan. Pero puti naman siya, madami. Hanggang doon sa dulo. Nagagandahan lang ako. Sarap yung Paris doon. Sa totoo lang, masarap talaga yung Paris doon. O para sa akin, masarap kasi kanya-kanya naman tayo ng panlasa eh. Siguro yung Paris na yun, nahuli niya yung panlasa ko. Pero sa totoo lang, dati hindi ako nakakain ng Paris dahil ano, lasang star anise siya. Kasi yung una ko nakain na Paris, unang beses ako nakatikim na Paris, ano, sobrang tapang ng star anise niya. Ayoko talaga ng star anise dahil hindi ko alam, parang ewan ko, para bang pabango eh. Yan ang panlasa ko sa Paris, parang pabango na matapang na matapang. Isang bes parang yung ulam, patapos na akong kumain nun eh, yung ulam merong star anise, tapos biyak-biyak na yung star anise. Akala ko karne, kinagat ko pa. Di sobrang tapang ng lasa niya, pati hanggang sa ilong nalabas yung amoy niya. Lahat nung kinain ko, ayun, lumabas din. Ngayon siguro nasanay na rin akong kumain ng Pares. Siguro hindi lang talaga matapang yung star anise nung nakain ko. Sakto lang. Saktong-sakto lang sa panlasa ko. Kasi, kano magtitimpla eh. Maraming nagtitinda ng Pares. Kanya-anya ding diskarte ng pagluluto yan. Ngayon, pasarapan na lang sila. Huli na lang ng panlasa ng tao kung paano. Pag nagkakantsawan nga yung tropa eh, ay pare, kumain nga naman ng Pares, no? Kasi amoy bawang yung bibig mo, amoy bawang yung hininga mo. Wala kang magagawa, masarap talaga yun eh. Saka ano, kumbaga tinatawag na budget meal. May karne na, may sabaw, tapos ayun nga, may kanina nga, kasi nga Pares eh. Pag medyo mabait yung nabilihan mo, pwede kang humingi ng ekstrang taba. Tapos syempre matik na yung sabaw. Mukhang di na natin naabutan yung mga ilaw-ilaw sa lapag. Ayun, konti, meron pa. Kaso hindi na siya masyadong halata kasi maliwanag na. Yun o, shout out dun sa checkpoint na yun. Dito na tayo sa Praon. Nadaanan natin yung Quiapo Church. Ito yung Quiapo Church. At akyat tayo sa Luton Bridge. Kumakain. Kumakain siya ng linya. Dapat ingat din talaga tayo. Kasi ang laki niyan. Hindi ka sasantuhin niyan. Mas gusto kong dumaan dito sa ano, sa Lagos Nilad. Kahit lubak-lubak. Tapos ang daan ko ay Calao.
Ewan ko, parang nasanay lang ako. Mas gusto ko dito kaysa dun sa taas. Dito, sobrang lubak dito sa Lagos Nilan. Malubak talaga. Kaya dapat doble ingat po tayo. Tapos may mga metal plate, kaya mas madulas pa yung kalsada. Hindi ka mag-iingat, tapos magpreno ka sa metal plate, sure ball na, sigurado na ang slide mo. Eh dapat mag-iingat tayo. Rizal Park, di tayo sa Kalaw, Top Avenue. Loko yung jeep sa likuran. Tumututok talaga siya. Tapos pag naka-aksidente, sabihin sorry, o kaya siya pa yung matapang. Ang dami talaga yung loko rito. Hindi naman lahat, pero karamihan ganyan eh. Kaya kung may glikli, pasensya mo, sigurado na away na talaga yon. Kaya dapat habaan pa talaga natin ang pasensya natin. Kalokohan talaga nito. Kung kailan nag-go, saka tatawid. Nasa tamang tawiran naman talaga siya. Kaso sa mga pedestrian naman po, parang ahawaan yun ha. Tumawid din naman po tayo ng tama. Kasi sablay po kasi sa tiyempo. Kung kailan nag-go, saka kayo tatawid, tatakbo pa kayo. Kawawa naman yung makakabangga sa inyo. At siguro tutusin kasalanan nyo rin naman. Yung may stoplight na yon, tatawid nun, dun yung Manila Ocean Park. Tapos kakaliwa tayo rito, Cross Boulevard. Nani? Yon, tulad nun, malubak. Hindi ko nailagan kasi alanganin. Ang kitid ng motorcycle lane dito sa Ross Boulevard. Kasi hinati ito eh, sa bike lane at motorcycle lane. Ngayon, kung kita nyo ba yung lubak na yan, delegado yan. Lalalim pa oh. Wow. Tama yun. Ang hirap dun sa motorcycling kasi may mga bike, tapos nagit na pa yung iba, kaya nakakatakot din. Hindi mo masabi ba mamaya kumaliwa sila, kakabungguhan kayo. Lalim mo. Dito tayo sa ospital ng Maynila, sa Quirino Ave. Kakalagpas lang natin sa Quirino Ave.
ayun na nga guys, no, nakita nyo, nasira yung cellphone ko sa sobrang lubak. Tsaka hindi rin ako naging maingat. Hindi ako nakapagsalita kasi nagulat na gulat ako sa nangyari. Nagulat talaga ako. Kaya kailangan kong ipaayos. Sa sobrang kalogrin kasi, natuklap yung LCD niya. Parang nalulungkot tuloy ako kasi nasira yung cellphone ko. Luma na nga, nasira pa. Grabe. Hindi ako nakapagsalita kanina kasi na mental block din ako. Ah, grabe. Parang biglang nagbago yung mood ko talaga. Parang nasamaan ang loob ko. Kailangan ko patuloy paayos. Ito na yun, no? Sira siya. Bumuka. Kumalog. Ayan. Comment kayo guys, baba, kung magkano yung paayos na to para makapag-ready ako na ano, pampaayos.